aside from Chimchatree, galing ko talaga maghanap ng seat sale, guys. At hindi ko pa na-upload yung ika-50. Tapos yung Choking Mansions, kung ba't nilagay ko dito. Kasi lang ang pupuntahan nyo kung sakali. Pag kami nakita kayong Buddha, ay, nasa Hong Kong ako. Lahat ng mga Pilipino nandyan. Hello guys! I'm back again with another video. And guys, sa video na to is for sure, kung napapanood nyo na to or kung pinanonood nyo na, is tapos nyo na yung aking Hong Kong and Macau vlog. So guys, napakadami kong inirelease sa Macau at napakadami kong inirelease na vlogs tungkol sa Hong Kong. At ngayon, dito sa vlog na to, ay sasagutin ko ang mga questions nyo in mind. Like for example, magkano nga ba ang dapat i-withdraw? Saan nga ba dapat sumakay? Ano nga ba yung hotel na dapat i-book? Saan pwedeng mag-book? At kung saan yung area na maganda if ever natutuloy ako sa Hong Kong and Macau. So guys, ngayon sasagutin natin yan lahat. At ngayon, ito pong sasabihin ko ay based po sa experience ko, based sa tingin ko mas makakamura, at based sa mga ginawa ko at in-avail ko, okay? So ngayon, magsimula na tayo. Syempre, simulan natin sa flight, sa hotel, sa itinerary, tapos general tips. As usual, katulad din ng mga previous Q&A videos ko na ganito. Like, ala namang nagtatanong sa inyo na straightforward sa akin, pero sa mga comment sections meron. So ngayon, kinompile ko siya at ngayon sasagutin ko, okay? So disclaimer lang, hindi ko sure kung medyo parang barado pa yung ilong ko sa pagdinig nyo kapag ka nagsasalita ako. So please bear with me na lang po muna kasi po galing po ako sa isang bad flu dahil umatend ako ng Mascara Festival sa Bacolod. So yon, upcoming vlogs ko yon, tip na sa inyo, okay? So ngayon, magsimula na muna tayo sa flights. So sa flight is, ang flight ko ay from Manila to Hong Kong. Tapos yung pabalik ko hindi po from Hong Kong to Manila, dahil ang pabalik ko po ay from Macau to Manila, okay? So umalis ako ng Pilipinas noong July 31. Tapos ito guys yung aking flight. So yung flight ko 7:25 AM to 9:45 AM. So yaan yung oras ng flight ko via Cebu Pacific. Tapos yung pauwi ko naman August 6 ng gabi. Tapos ang dating ko sa Pilipinas August 7 ng umaga o ng madaling araw. So ang flight ko po noon is 11:50 PM. Tapos nakarating ako sa Manila ng 2:05 AM. Okay? So ito pong aking flight ay nakuha ko ito ng seat sale. Ang galing ko talaga maghanap ng seat sale, guys. At ngayon, yun dapat ang gawin nyo. Kasi madaling araw ako usually nagbubook. Kaya if ever kayo naghahanap kayo ng seat sale, madaling araw po kayo magbook. Okay? So itong flight ko ay nakuha ko siya sa halaga lang na 4,648 pesos 0.52 centavos. So yun lang guys. Ang doon ay wala pa siyang luggages and wala pa siyang food. So dinagdagan ko siya ng luggage kasi syempre kailangan ko ng 20 kilos na maleta back and forth. Tapos nag-avail ako ng meal ko from Macau to Manila. So in total, ang nagastos ko ay 7,996 pesos 0.52 centavos. Okay? So yan guys, ang aking flight. Actually, napakamura na ng flight na yan. Napuntahan ko na yung mismong Hong Kong, tapos nakapunta na ako din ng Macau sa halagang 7,996.52 pesos. If ever kung meron kayong mas makakabit dyan sa aking flight na yun na mas mura, i-comment nyo lang sa baba kung anong airline at kung kailan kayo nagpunta. Okay, mas ma-appreciate ko na nareplyan ko kayo. So, guys, natataka kayo bakit ganyan ang ginawa ko. So, mamaya itatakal ko sa inyo. But, ako po ay nag-turbojet ferry. So, yung turbojet ferry is yun yung ferry na tatawin by sea from Hong Kong to Macau. And meron pang isang option which is bus. Pero mamaya ako sa inyo ituturo yun. Okay? So, guys, ngayon magtungo na muna tayo sa hotel. Ano nga ba ang best area if ever na tutuloy kayo sa Hong Kong? So ngayon, itatakal ko yan sa inyo. So nakapag Hong Kong na po ako ng 1, 2, 3, 4, 5 times na. So hindi ko pa na-upload yung ika-5th time. Basta yun guys, ang aking experience, based sa aking experience ay so far, ang magandang area para makapag-stay sa Hong Kong na best is ito po. Una is syempre Chimchatree. So yan, unang best option yan kasi andyan na lahat. Kaya lang, hindi ako dyan nag-i-stay kasi parang yung mga hotels dyan is mahal. Pero merong murang option which is Chongqing Mansions. Kaya lang ayoko kasi sa Chongqing Mansions. Parang feeling ko ang gulo. So hindi ako doon nag-i-stay. And aside from Chimchatree is guys, pwede kayong tumuloy din sa Siungwan. Dyan ako nag-stay. So yung link ilalagay ko dito sa ibaba. Dyan ako nag-stay noong pumunta ako noong January 2023 sa iClub Siungwan. So yung link ilalagay ko sa ibaba para ma-check nyo din. And dito sa vlog na to, nung nakikita nyo sa in-upload ko, is nag-stay ako sa Central.
which is sa Mini Central Hotel. So ilalagay ko din sa ibaba yung mismong link ng hotel ko para if ever na gusto niyo mag-book is i-book nyo. Guys, maganda yung hotel ko na yan, maganda yung location. Napakadaming shopping malls na nakapaligid, napakadaming establishments, restaurants, and malapit siya sa MTR station, which is yung Central MTR station. And guys, perfect na perfect for solo travel, for couples, and check nyo na lang kung ano yung mga available na room nila. Hindi ko alam kung may family room sila or what. Basta okay yan, malapit yan sa The Pictra, malapit yan sa Sky Terrace 428, malapit yan sa Madame Tussauds, and etc. Okay? So, aside from that, is hindi ko pa natutuloyin yung isa, pero I highly suggest din that place, which is a Causeway Bay. Causeway Bay is isa po siyang area na maganda doon sa Hong Kong. Napakadaming mga kainan, napakadaming mga pwedeng puntahan. Kaya lang, hindi ako nag-i-stay doon kasi una is ang mamahal po ng mga hotel na nakikita ko pagka ako'y magta-travel. Kaya hindi ko tinutuloy. Eh, syempre doon tayo sa medyo pasok sa banga, pasok sa budget. Kaya doon ako nauwi sa Central, sa Siong Wan, and etc. Sa Causeway Bay, meron akong alam na mura ding hotel na maganda at doon located. So ilalagay ko na lang link sa baba. Kaya lang, nung pinag-compare ko kasi sila nung Mini Central nung magtutuloy ako, nung tutuloy ako, is mas mura pa rin sa Mini Central. Kaya Mini Central pa rin yung aking pinili. Okay? So ito guys, yung mga place kung saan best areas na mag-i-stay kayo sa Hong Kong if ever na magta-travel kayo. Uulitin ko, Tsim Sha Tsui, Central, Siong Wan, saka Causeway Bay. Yan po ang aking highly recommended na areas, okay? So, after ng hotel is magtungo na tayo sa itinerary. So, ako po ay nagstay po sa Hong Kong ng 5 days at sa Macau naman po ay 3 days. Okay, with a total of 8 days, okay? So, dun sa ika-5th day ko sa Hong Kong, yun na yung aking day kung saan nag-transition na ako from Hong Kong to Macau, okay? So, ngayon, magsimula na tayo. So, ito po ay based po ito sa itinerary ko na makikita niyo din sa aking previous vlog na sunod-sunod din naman ko itong ginawa. So, ang first day ko ay syempre, from airport, nag-check-in ako sa hotel, tapos nagpunta ako sa The Pictram, Sky Terrace 428, Madame Tussauds, Tsim Sha Tsui, Chongqing Mansions, Avenue of Stars, and Ichiran. So, dyan po, pinuntahan ko po syempre yung Pictram kasi malapit yan dun sa Mini Central Hotel. Tapos yung Tsim Sha Tsui naman, andyan yung Chongqing Mansions, andyan yung Avenue of Stars, at andyan yung Ichiran. Kasi guys, gustong-gusto ko talaga Ichiran, yung ramen nila doon, and yung Avenue of Stars yan, kailangan yung puntahan yan kasi sobrang open air dyan, masarap amuin yung hangin dyan, and whatsoever. Tapos yung Chongqing Mansions, kung ba't nilagay ko dito, kasi na-curious ako guys kung ano yung itsura ng loob. So, doon, panoorin nyo lang sa Tsim Sha Tsui vlog ko. So, pinasok ko yung Chongqing Mansions that time, kaya isinama ko dito sa itinerary ko yon. And second day is, nagpunta po ako ng Hong Kong Disneyland. So, whole day ang inalat ko sa Hong Kong Disneyland. Plus, pag-alis ko sa Hong Kong Disneyland is inilat ko naman siya para sa Mong Kok Shopping District. So, yung dalawa lang na yun yung pinuntahan ko sa second day kasi guys, mahaba yung oras na iginugol ko nga sa Hong Kong Disneyland. Syempre, magpupunta kayo sa amusement park. Dapat, umaga pa lang hanggang pahapon is nandun kayo para masulit nyo yung binayaran yung ticket. Okay? So, yung link ilalagay ko sa ibaba. Lahat ng link ilalagay ko dyan. Yung link kung saan bibili ng ticket sa Hong Kong Disneyland, so nasa ibaba po. So, third day is nagpunta ako ng Ocean Park, Hong Kong. Plus, after doon is nagpunta ako sa gadget store, which is sa Sham Shui po. So, nakita nyo naman yun sa mga previous vlog ko. So, vlog ko na din yun. So, dito guys, comparison ko naman para if ever na kayo ay isa lang ang pupuntahan nyo kung sakali, yun lang ang pasok sa budget o yun lang yung gusto nyo. Is guys, yung Hong Kong Disneyland is more like pambata yung mga rides doon. At yung Ocean Park is more like pang teens, pang adults, and yung mga pang balibagan ng level. So, for me doon sa Hong Kong Disneyland, isa lang yung nakakatakot na ride na talagang hindi ko din sinakyan, which is yung Grizzly something. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero the rest, pambata lang, kayang-kaya nyo. Okay? So, doon na tayo sa fourth day. Yung fourth day natin is nagpunta tayo sa Ngongping 360, saka sa Lantau Island. So, yung Ngongping 360 po, yun yung cable car na sasakyan nyo papunta sa Lantau Island. Tapos, doon sa Lantau Island, ang makikita nyo doon is yung malaking Buddha. Tapos, isa siyang island na napakadaming mga pwedeng puntahan, napakadaming viewing deck, napakadaming... may temple din doon, napakadami din doon mga souvenir shops, napakadami din doon mga restaurants. And guys, pag nagpunta kayo doon, karamihan sa mga makikita nyo doon, mga Pilipino. Kasi guys, ay syempre, tourist spot siya at
huwag niyo kalilimutan yun pag mapupunta kayo ng Hong Kong para ma-feel niyo talaga yung pag kami nakita kayong Buddha, ay, nasa Hong Kong ako. Aside from Hong Kong Disneyland, syempre, and sa mga shopping area. So, yan po ang aking itinerary sa Hong Kong kasi yung ika-fifth day ko is yun na yung nagpunta na ako ng Macau. Kaya nung nagpunta na ako sa Macau ay, yun, parang umaga lang umalis na ako doon sa Hong Kong. So, ngayon, magtungo na tayo sa aking itinerary sa Macau. 3 days and 2 nights itinerary, okay? So, yung first day ko sa Macau, syempre, from Turbojet Ferry doon sa Hong Kong, is nagpunta ako doon sa mismong Outer Harbor. And nag-check-in ako doon sa hotel. Tapos, after nun, is nagpunta na ako sa ruins of St. Paul. Punta na ako agad doon, tapos sa Senado Square. Yung ruins of St. Paul, tapos yung Senado Square, magkalapit lang po yan. Diyan, makikita nyo dyan lahat ng mga tourist spots, lahat ng mga restaurants, lahat ng mga pork jerky, lahat ng mga Pilipino nandyan, lahat ng mga OFW nandyan. Diyan, sa ruins of St. Paul, yan yung parang remains nung harapan ng church. So, dyan yun makikita. Tapos yung Senado Square, yan yung malaking place nila doon na kung saan nagtitipon-tipon din yung mga tao doon. Napakadaming mga pwedeng libutan, pwedeng kainan. So, ibinlike ko na yan, panoorin nyo na lang. Second day, isang pwede nyo puntahan kasi whole day yan sa Macau Tower and Macau Tower 360 Cafe. Yung Macau Tower 360 Cafe is a revolving restaurant yon, unlimited buffet doon. And pwede nyo na yung mapuntahan pag nagpunta kayo ng Macau, kaya i-book nyo na rin yon. So, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba para sulit yung punta nyo, guys. Mura lang naman doon, parang 1,000 to 2,500. Andun lang range. Nakalimutan ko kasi yung presyo. Plus, after nyo dun sa Macau Tower is magpunta na kayo ng Londoner, magpunta na kayo ng The Parisian, magpunta na rin kayo ng The Venetian. So, yan guys, ang pwede nyo puntahan sa second day nyo. Kasi, ako medyo naligaw ako dun sa The Venetian, Parisian, saka Londoner kasi nakakalito dun sa loob. Ewan ko kung ako lang at kayo, try nyo, check nyo kapag nagpunta kayo kung maliligaw kayo o hindi, okay? So, yung third day, which is kasi gabi pa ang flight, pero hindi ko to nagawa kasi nakipagkita ko sa kaibigan ko doon. Kayo po ay pwede magkasino hopping. Pwede kayo magkasino hopping, magpunta kayo sa MGM, magpunta kayo sa Sands, magpunta kayo sa iba pang mga casino place doon kasi hindi ako nagkakasino, kaya hindi ko alam. But yun, pwede nyo gawin yun. Pero ako hindi ko siya nagawa, sinasuggest ko sa inyo kasi syempre baka wala naman kayong kitain doon ng mga kakilala nyo. So pwedeng yung oras ay ilaan nyo doon. So yun, 3 days is enough kapag magpupunta kayo sa Macau para malibot nyo siya. So for me yun, okay na yung 3 days. And so far, okay naman guys, itong itinerary na to, chill lang siya, hindi siya ganong nakakapagod and kahit papano makakapagpahinga tayo, okay? So ngayon magtungo na tayo sa general tips ko kapag pupunta kayo ng Hong Kong at Macau, okay? So, magsimula po tayo. Nilista ko dito lahat para wala akong makalimutan, para lahat ng tips ay maibigay ko sa inyo ng okay. Okay? So, ngayon, mag-ano muna tayo? Mag-thumbnail. Ayan. Nag-picture na muna ako ng thumbnail para hindi ko na makakalimutan, okay? So, unang-una is withdraw ATM. Withdraw via ATM to. Itong sinulat ko na to. So, guys, if ever napupunta kayo ng Hong Kong at Macau, for me, much better kapag ka mag-withdraw kayo sa ATM na lang kaysa magpa-money currency exchange kayo. Bakit? Kasi kapag ka nagpa-withdraw kayo, is lalabas na doon mismo yung currency nila plus konti lang naman yung charge. Usually, parang 200 pesos lang yung charge. Kasi compared dun kapag nagpapa-money currency exchange, parang syempre may kaltas na yon o merong charges na rin yun na nakapaloob. Kaya parang baka malugi kayo pa. For me, ewan ko lang, hindi ko alam. Basta sa akin kasi, mas mabilis kasi at mas mapapadali ang buhay nyo kapag ka nag-withdraw kayo sa ATM. So, yon. Next is, if ever na kayo po ay maglilibot ng 5 days sa Hong Kong alone, is parang ito ang advice ko lang, pwedeng mag-withdraw kayo ng 15,000 pesos o parang 2,000 Hong Kong dollar. Kayang-kaya ng pagkasyahin yon, yung 2,000 Hong Kong dollar. Depende yan sa pagtitipid nyo. Depende kung ang mga kakainin nyo ay mga cute-cute lang at hindi kayo kakain sa mga fine dining, sa mga ganon. So, pwede na yan. Pwede na kasha na yung 15,000 kung tipidity budget. But, kung average budget traveler naman kayo, 20,000, okay na yung 20,000. Pwede na kayo makapaglipot doon ng mga kung anong mga gusto nyo ding bilhin, puntahan, kainin, pwede na yan. But, kung kayo po ay pupunta pa kayo ng Macau, parang okay na yung 25 to 30,000 pesos. Depende sa paggastos nyo. Hindi ko alam, baka kasi magastos lang ako. Hindi ko alam. So, yun, depende sa inyo, guys. So, ako kasi parang ang na-withdraw ko lang ata, parang 15,000 lang hanggang Macau. Minus na dun yung mga binili ko sa Klook. So, parang yun ata. Nakalimutan ko. So, ilalagay ko na lang dito yung tamang amount na winidraw ko. Kasi, guys, hindi ko nalista. Gabi ko tong finifilm tong video na to. Kaya hindi ko ma-access yung statement ng account ko sa bank.
Hindi ko, nakalimutan ko kung magkano yung winidraw ko. So, ito, ilalagay ko na lang dito. So, ito po yung pocket money ko sa Hong Kong and Macau. So, yan. If ever na gusto nyong gayahin, ayan, pwede nyong gayahin. Depende naman yan sa pagtitipid nyo, okay? So, next, kapag kadadating kayo ng Hong Kong, is meron kayong two ways para makapunta sa city center. Una is yung Airport Express, pangalawa is yung bus. Yung Airport Express po, mas mabilis, kaya lang, medyo pricey siya. And, pwede nyo i-book to via Klook. So, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. Ako, nag-Airport Express ako, at 24 minutes lang yung bilis niya. Makakarating na ako agad sa city center. And andun na mismo. So, yun nga yung nasa first vlog ko. So, nagkaroon ako. Versus magbabas. Kung magbabas, mas mura. And depende sa inyo yan, pwede nyong aralin. Kasi kapag ka-bus, is ibababa kayo sa street na malapit dun sa hotel nyo. So, aralin nyo lang kung ano yung nearest bus station doon sa hotel na iti-check-inan nyo. Ganyan, whatsoever. So, yun po. Mayroong dalawang option. Inulit ko, Airport Express, mas mabilis, kaya lang medyo pricey. At mas mura, pero medyo mabagal, which is bus. Kung kayo na lang mamili, depende kung ano yung pasok sa budget nyo, okay? So, number 3 is, ito nga, inilagay ko nga dito yung sinabi ko kanina, na if ever natutuloy kayo sa Hong Kong, best po na lugar na tuluyan nyo is Central, Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, sa Kaseong Wan. So, ito, yung mga highly recommended kong area if ever natutuloy po kayo sa sa Hong Kong. Which is, totoo naman, syempre, kailangan nyo mag-hotel kapag ka maglilibot kayo, diba? Ito guys, yung mga highly recommended kong lugar, okay? So, number 4, next is pumunta kayo sa Mongkok pagka pupunta kayo ng Hong Kong. Ito po ay highly recommended ko din kasi sa Mongkok andyan yung shopping district. Diyan kayo makakabili ng mga sneakers, diyan kayo makakabili ng mga skincare, diyan kayo makakabili ng mga makeup, mga damit, ng mga sapatos nga. Tapos guys, andyan din yung ladies market. Ladies market is yung parang divisoria nila. So yun yun guys. Tapos andyan din yung mga street food nga. And the rest, yan, puntahan nyo yan. Kasi magiging kompleto yung Hong Kong experience nyo kapag nagpunta kayo ng Mongkok. So, may vlog ako about yan. Panoorin nyo na lang. And next tip ko is sa pagkain, if ever na kayo po ay magbabudget, is magbudget kayo ng 50 to 70 Hong Kong dollar per meal. So depende kung kunyari may mga taong kumakain lang ng 2 times a day, which is lunch at dinner, tapos may kumakain ng 3 times a day. So ito, so far yung na-observe ko na parang yung mga meals sa Hong Kong nagre-range siya ng 50 to 70 Hong Kong dollar. And katumbas niya 360 pesos up to 500 pesos. So yun ang katumbas niya sa peso. So ito po, dito nagre-range yung presyo sa Hong Kong. Kaya if ever kung kayo ay nag-iisip ng kakainan, pwede kung 2 times lang kayong kakain, edi 70 times 2 lang, 140 HKD per day lang yung budget nyo, diba? So yun po ang inyong dapat ilaan na budget kapag kakain kayo. Okay? Next, SIM card. Kapag kabibili kayo ng SIM card, is take note po, magkaiba po ang coverage ng SIM card ng Hong Kong at Macau. Huwag nyo akong gayahin na bumili ko ng Hong Kong SIM at iniisip ko na available siya sa Macau. Pero hindi. Hindi ko siya nagamit sa Macau. So, bumili pa ako ng isa pa dong SIM card. So, ito guys, merong mga SIM card na available sa Hong Kong na merong data allocation for Macau. Ayan, pero konti lang, parang siguro 1 gig lang or whatsoever. Pero hindi din kaya yun kapag kayo ay nag-vlog, pag kayo ay nag-upload ng TikTok, pag kayo ay whatsoever na ginagawa nyo. So, ang advice ko is magdala kayo ng extra phone. Magdala kayo ng extra phone, tapos dun yung isaksak yung data SIM card at gamitin nyo na lang na hotspot. Kasi kapag ka sa mismong cellphone yung nakasaksak, hindi po kayo makakapag-TikTok. As a TikToker, so hindi kayo makakapag-TikTok. So yun, extra advice yun. So magdala kayo ng extra phone. Like for example, ito yung main phone ko. Then may extra phone ako. Andun yung nakasaksak yung Hong Kong SIM card. At doon din nakasaksak yung Macau SIM card. And ikokonek ko na lang itong mga phone ko, yung iPad ko, yung laptop ko sa kanya para ma-access ko lahat ng mga gusto kong i-access. So ang presyo niya is yung sa Hong Kong, yung link ilalagay ko sa ibaba. Plus, pero yung sa Macau is doon ko kasi binili. Hindi ko alam kung merong available sa Klook. So, as far as I know, is 100 Macanese pataka yung bili ko para sa 30 days na valid na SIM card doon. Pero syempre, 3 days ko lang siya nagamit. So, parang 700 pesos din yon. So, yun po ang aking advice. Okay? So, bumili kayo ng separate, if ever, Hong Kong at Macau SIM card kapag kapupunta din kayo ng Macau. And ito guys, pagpunta sa Macau from Hong Kong is ang sinakyan ko is Turbojet Ferry. So yung link ilalagay ko na naman sa ibaba. And meron ding another way which is yung bus. So may nag-comment sa akin bakit daw ako nag-Turbojet Ferry. Kasi guys, dati nung bata pa ako,
is gusto ko talaga magpunta sa Macau, kaya lang napuntahan ko lang Hong Kong. And sabi ko sa sarili ko, if ever napupunta ako sa Macau is magtuturbojet ferry ako, kasi yun talaga yung sikat na sikat dati, di ba? Pero ngayon kasi meron ng way, meron ng bridge na nagdudugtong sa Hong Kong at Macau. And ang sasakyan nyo is bus. So yung link ilalagay ko na lang din sa baba kung paano kayo magbook sa bus, pero soon ko pa yun itatry, so hindi ko pa natatry kaya hindi ko pa masabi sa inyo kung ano yung magiging experience ko. I mean, kung ano yung pakiramdam kapag doon kayo sumakay. So ako, so far, yung Turbojet Ferry pa lang yung aking maia-advise sa inyo na i-book. So yung link ilalagay ko sa baba. Sa Turbojet Ferry kasi mabilis. And hindi ko alam kung mabilis din kapag bus. Kasi for sure, hindi naman traffic doon sa bridge na yun. Kasi konti lang naman yung tumatawid, diba? Ewan ko, hindi ko alam. So yung link ng dalawa, ilalagay ko na sa baba if ever kung ano man yung preferred nyo, kung ano man yung trip nyo sa buhay, ganyan. But ako, nag-Turbojet Ferry ako, ang traditional one, kung ano yung mas nauna. So yun po ang aking ginawa. Okay? Then next, kapag ka nasa Macau kayo, is tulad ng sinabi ko sa inyo doon sa previous vlog about sa Macau, is meron silang fixed fare. Kasi mode of transportation doon is bus. Yun ang pinaka-main. Pwede kayo mag-taxi, kaya lang wala kasing Grab doon at walang Uber. Hindi available yung dalawa na yun. So, bus ang sinasakyan ko doon. Kasi ayoko makipag-usap sa taxis sa kanila, baka mamaya mataga ako sa presyo, ganyan, lakihan yung price or whatsoever. So yung bus doon is 6 makanis pataka yung fixed fare nila. So kung kanyari ang pera nyo is 10 o ang pera nyo 20, tapos hindi sila makapagsukle, ala, sayang na yung sukle. So guys, mag-ready kayo na exact amount kapag ka magbabas kayo doon sa Macau. Kasi 6 makanis pataka yung price doon. Kahit malayo ang pupunta nyo, kahit point to point, kahit dulo ng destination, basta 6, okay? Next is, yung Macau po ay nag-a-accept sila ng Hong Kong dollar. But yung Hong Kong ay hindi sila nag-a-accept ng makanis pataka. So, yun ang aking na-observe doon. Like, nung nasa Macau ako, nagamit ko pa yung mga remaining Hong Kong dollar ko. Pero, syempre, sa Hong Kong, hindi ko sure kung nagagamit yung Macau money. So ilagay niyo sa baba, guys, mag-comment nga kayo if ever kung nagagamit yung Macau makanis pataka sa Hong Kong. Kasi hindi ko pa siya natatry. Pero yung Hong Kong kasi, yung Hong Kong dollar, nagamit ko sa Macau, okay? So ayan, para mas maintindihan niyo mabuti, baka maguluhan kayo sa explanation ko sa part na to. So ayan, okay, inuulit ko, sa Macau ina-accept yung Hong Kong dollar, pero sa Hong Kong, hindi ata ina-accept yung makanis pataka, okay? So yun, and yung aking last tip is, guys, if ever na magbubook kayo sa Klook, alam nyo na yan, use my code PAULIVAN5OFF para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat na i-avail nyo sa Klook, mapa, hotels, and activities. So you guys, lahat naman ng link, tumurat na laway ko. So guys, lahat naman ng link, ilalagay ko sa ibaba, lahat yan ay tried and tested ko. Hindi ako magre-recommend sa inyo nang hindi ko pa natetest, okay? So ayan, again, yung link po, nasa ibaba lahat ng mga binook ko, plus use my code PAULIVAN5OFF para magkaroon kayo extra 5% off kapag ka magbubook kayo. Valid yan for 2 times na gamitin. Ha? Ano sinabi ko? Basta valid yan for 2 times na paggamit. Yun, maraming salamat. I hope na mag-enjoy kayo sa upcoming Hong Kong and Macau trip nyo. So yun lang, guys. Make sure to follow me sa aking Instagram and TikTok account. PAULIVANDG po ang aking username, okay? And more vlogs to come. And guys, abangan nyo ang mga susunod na video dahil pupunta na tayo sa mga bansa na kung saan highly requested, okay? So yun lang. Thanks! We'll be right back.